So ngayon guys, medyo matagal na tayong hindi nakakapag-vlog. Magba-vlog tayo tungkol sa alaga kong si Hershey. Kung napapansin nyo dun sa mga last video ko, lagi ko siyang tino-close up. Lagi siyang nagpapapansin sa video. So ngayon, bibigyan natin siya ng time to shine para... O, diba? Hanggang ngayon pa lang, nandito na siya sa harap ko. Papakita ko siya sa inyo, wait. So, eto, eto pala yung alaga ko, si Hershey. Say hi, Hershey. Sorry, medyo mahaba na yung buhok niya. Hi, Hershey. So, ayun, magkakaroon tayo ng, ano bang tawag dito? A day with my dog. So, ngayon is 7 months na siya. Nakuha ko siya nang hindi planado, as in hindi talaga planado. And then, parang nung time na yon, parang may alinlangan pa kung makukuha ko ba talaga siya. And yung pag, alam mo yan, yung pagdating niya sa akin, parang napaka good timing kasi talaga. Kasi nakuha ko siya nung March, ay hindi, first week ng March, tama. After ko mag, yung after nung vlog ko ng sa Tagaytay, pagka-uwi namin noon, nakuha ko na siya. 1 week bago kami magtagaytay, nag-chat na yung friend ko na meron daw siyang, yung pinsan niya may kakilala na nagbibenta ng dog. And then sinend niya sa akin yung picture ni Hershey, which is ito, na sobrang cute, as in nakakaakit talaga yung mukha niya. Yung alam mo yung para siyang stuffed toy. Ngayon, para pa rin naman siyang stuffed toy, kaso si Chucky na siya. Chucky, hindi, joke lang. 4 months na siya. 4 months na siyang nasa akin. And nung una, ang liit-liit pa lang niya. Ngayon, ang timbang na niya is 3.6. Good thing kasi bumigat na siya nung una kasi nagkaroon kami ng problema. Na-realize ko na hindi pa pala siya talaga nagpa-vaccine. So, na-scam kami nung nagbebenta. Meron lang siyang unang vaccine. So, na-expire na siya. So, dinala ko siya ng April. And then, ang ending nun, kaya pala hindi siya kumakain. Nagkaroon siya ng infection. And then, ano siya, anemic siya. So, hindi agad siya na-vaccine. After nun, pinag-take ko muna siya ng gamot. So, kasi mas mataas yung white blood cells niya kaysa sa white, ay sa red. So, ayun nga, after nun, 1.5 months ko siyang pinag-take ng gamot. And then, luckily, ayun, naging okay na yung blood niya, yung hindi na siya anemic. Normal na yung red blood cells niya. And then, yung infection, okay na din. Kasi, nagkaroon lang siya ng infection dahil nagkakaroon siya ng kuto. So, ngayon, minemaintain ko na hindi siya magkakuto. Palagi ko na siyang binibigyan, pinapainom dun sa vet ng para sa kuto. So, ngayon, kaya kami nag-vlog dahil kasi gusto kong ma-video yung first groom niya. So, ipapatrim lang natin siya kasi kung, as you can see, ginaganyan ko na lang yung buhok niya pero wala na talaga kaming makita sa mata niya. Ganyan na siya, ang haba na ng buhok niya. Hershey? So, hindi ko na pinaghandaan yung mukha ko kasi hindi naman ako yung pinakang priority yung video dito, di ba? Kahit wala pa akong ligo. As in, kakabangon ko lang. Naisip ko lang. So, today is Sunday. Pupunta kami ng vet para sa last vaccine niya. Pero, ang gagawin namin ngayong morning, ipapag-groom muna namin kasi inast ko yung vet kung pwedeng ipag-groom sa morning tapos hapon na yung vaccine. Kasi nga naman, after ng vaccine is hindi sila pwedeng maligo ng 1 week. So, para isahang lakad na lang. Hi! Okay, let's go na. Maliligo na ito. So, ayan. First thing in the morning is papakainin ko na si Hershey. Hershey! Hi! Hi, baby! Hi, baby! Hi, baby ko! Hi, baby ko! I love you! So, yung food niya is yung Pedigree Puppy. Yung binibilhan ko dyan sa may pet shop, ano lang, nakasashay lang. Hindi siya yung totally lalagyan. Kasi per sack ata yung ano.
Yes? Kain ka na? Yes, Mami! So ngayon, kumakain na siya na sa umaga at sa hapon. Dati kasi hapon lang. Noong naging okay na yung pakiramdam niya, kumakain siya hapon lang. Pero itong nakaraang linggo, nag-start na siya kumain ng morning. So, kaya medyo lumalaki na siya. So, yan yung food na binibigay ko sa kanya, yung pedigree. Nilalagyan ko ng water kasi dati nilalagyan ko siya ng milk. Pero sabi ng vet, hindi daw advisable na lagyan ng milk yung food. Kasi nga, mas nakakalambot daw ng heart. Sabi, tubig na lang daw yung ilagay ko. So, buti na practice na niyang kumain. Dinahandahan ko kasi siya. So, ewan ko lang kung kakain na siya ngayon. Depende sa mood niya kasi yun eh. And yan nga pala guys, mahilig siya tumapat sa electric fan. Since na wala kaming aircon dito, yan lang yung pampalipas ng init niya. Guys, paalis na kami. Kakabit ko na yung leash niya. Hey, baby! Hindi pa siya sanay sa leash, kaya nilalaro-laro niya yung leash niya. Hushy, we're going to pet salon! Yay! Huh? Haba na ng hair mo yun. Namiss mo si Kali? Ay, Kali! Tuwan-tuwa siya. Ay, may tricycle. Ay, may motor. Ay, hintayin na lang tayo. Ay, kasi... Kali, hindi ko kaibaba. Kaya nga eh. Ayun nga guys, nakauwi na kami galing sa vet and dun kasi kami nagpa-groom. So hindi na natuloy yung check-up niya kasi wala daw available na vaccine ngayon. By next week na lang kami babalik. So eto na siya ngayon. So, ayun, trim lang yung ginawa ko, pinagawa ko sa kanya kasi, di ba, tuta pa lang siya. So, hindi pa siya pwedeng
yung kalbo talaga. Though kahit gusto ko man kasi mainit dito, pero trim na lang muna para makakita siya, para yung mata niya hindi na naaanuhan. Kasi nagmumuta siya eh pagka nalalagyan ng balahibo yung mata niya. So ayun, sa ngayon hindi natuloy yung vaccine, so hanggang dito na lang siguro. By next week na kami babalik sa vet. Update ko na lang kayo ulit para dun sa graduation niya, kasi last vaccine na niya dapat ngayon. So next week na lang. So update ko na lang kayo by next week. Thank you so much for watching. And stay tuned kayo sa next video ko. Thank you so much sa mga nanonood. Bye!